Pag-uusapan natin tatlong trabaho, papunta pa rin dito sa Canada. Siyempre, ito'y para sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa. At ganoon na rin yung nasa Pilipinas. Baka ito na yung hinahanap nyo, baka ito na yung hinihintay nyo. Kaya tapusin natin po ang video hanggang dulo. Pero bago yan, umpisahan natin. Click mo na yung subscriber button, notification bell, para updated ka pag may mga bagong upload tayo, lalo na yung mga trabahong bago. Para updated, like and share. Okay, eto guys, ang pag-uusapan natin sa araw na ito, paano mag-apply. Location ng agency, contact number. Sinama ko na po itong mga ito kasi po, yung mga baka mamaya malapit at may location sa lugar nyo, ano? So pwede nyo silang ma-reach sa pamamagitan ng telepono, pwede nyo silang ma-reach sa pamamagitan ng email, or pwede kayong mag-walk-in kung make sure lang na makipag-ugnayan mabuti bago kayo mag-walk-in o kayo pupunta basta-basta. Ayan, ha? So paalala, ano? Paalala muna tayo bago tayo tumuloy dun sa ating usapan. Paalala lang muna, importante ito, eh. Lagi po natin, ugaliin po natin, double check sa POA ang mga agency kung sila ba ay active pa, sila ba ay wala ng license o hindi pa sila nakapag-renew. Importante po yan, eh. Importante yan na kailangan yung dino-double check sa agency. Lalo na yung mga trabaho, kung ito bang trabaho na ito ay open pa or wala na, no? Kasi mamaya hindi nila na-detail, lalo na nasa POA database nila. So importante po nasa agency pa rin ang kasagutan sa inyong mga tanong. At syempre po, disclaimer muna tayo, hindi po tayo affiliated, ano, sa gobyerno ng Canada or Philippine government or sa mga recruitment agencies na mabinabanggit natin. Hindi po, ano, immigration consultant at immigration mga lawyers, hindi po tayo affiliated sa mga ito, ano. Ako po ay gumagabay lamang at tumutulong, ano, sa abot ng aking kakayahan dahil lang nga po sa ulitin ko ulit sa aking narating dito sa Canada. At binabahagi ko lang at binibigyan ko ng lakas ng loob yung mga kababayan natin na pinanghihinaan ng loob. At sabi ko nga, panoorin ni life story ni Daddy Lo, ano? Mas maganda po mapanood nyo na sa ganun ay magkaroon kayo ng linaw na Canada po ay para sa lahat. Para sa lahat po. Para sa lahat na nangangarap, para sa lahat na may pangarap, at sa future ng ating mga anak. Ayan, sa ating pamilya. Okay! Agriculture ang ating unang sa listahan natin. Ito pong agriculture. Mga kababayan, makinig kayong mabuti. Greenhouse workers, jobs, bound to Canada, in Canada, bound to, ayan. Para sa trabaho ito po, ano, ang kailangan nyo pong gawin, lalo na yung mga nasa ibang bansa, mag-login kayo kung kayo po ay may account na sa kanila or mag-registered. Mag-registered po kayo para ma-access nyo po ito, itong trabaho na itong green workers, job opportunities in Canada. Or may, ano, pwede rin po niyong kontakin yung recruitment agency. Ito pong agency na natin binabanggit, ito po yung Finance Asia Resources Incorporated. At ang kanilang telepono na, numero ng telepono po ay 0916-291-2045 at ito pang isa, 0917-881-9565. Ulitin ko, 0917-881-9565. Ayan po, ano, pwede po silang tawagan doon, pwede niyo po silang ma-reach, ano. Or submit your application via email para po makontak kayo, ano, ng recruiter para sa further instruction kung ano yung mga susunod na gagawin nyo. So, pwede rin pong email, pwede kayong tumawag sa telepono. So, maraming option. Pwede registered. Kung nasa ibang bansa ka, mag-registered ka. Ngayon, kung nasa ibang bansa ka, alam mo nyo naman siguro yung ating area code. So, dagdag mo lang yung area code para ma-reach mo sila. At sa website nila, pwede nyo makuha yung email nila. Pwede mo silang makuha yung e-email. Para na sa ganon, sila yung kumontak sa'yo at mabigyan ka ng kaukulang impormasyon kung anong mga gagawin sa mga susunod. At para naman po sa gustong mag-walk-in na aplikante, ano, importante po na bisitahin nyo muna yung website. Nasa ganun, malaman po ninyo kung ano po ba ang kanilang house rules o mayroon silang mga restriction para malaman nyo, ano, kung kailangan nyo magdala ng mga sanitizer or ano pa mga bagay para maiwasan po yung abala na nandun ka tapos pinabalikan, hindi kayo, ano. Make sure po makuha nyo muna lahat yung information kung anong dapat yung dalhin at dapat nyo ihanda bago po kayo magpunta, mag-walk-in sa mga agency. Pwede po kayo mag-submit
sa inang inyong dito po sa mga gusto mag-walk-in, ano, you can visit the agency para isabit ang inyong mga CV para sa mas mabilis ang screening. Mas ano yan, mas mabilis siya kasi syempre nandun ka na, ano. Ito pong nabanggit ng trabaho ay magsadya po kayo sa 7th floor, Vernida, 4 building 128, LP Lebesti Street, Salcedo Village, Makati City, Philippines. Ayan po, pasensya na kayo sa aking ano po. At ang job order po is considered po itong active unless po ano kinancel na ng employer or ng recruiter. Pero mag nakita nyo po na nandun pa sa site nila, dito sa binabanggit natin Finance Asia Resources Incorporated. So meaning po, tumatanggap pa sila, open pa po yung trabaho at may pag-asa pa po kayo, may pag-asa pang ma-assess. Sabi ko nga po, huwag kayong mawawala ng pag-asa hanggat nandyan pa yung trabaho or kahit minsan wala na yung trabaho, basta nandun na yung inyong mga resume eh. Malaking chance nyo guys, alam nyo ba kung bakit? May time po na kahit na ready na ang lahat, meron po mga last minute na may mga aplikante tayo na parang nagbigla nagbagong isip, 'di ba? Parang mayroong mga napaka-importanteng bagay na hindi niya kayang pakawalan. Dahil napakabigat pakawalan, 'di ba? So, nangyayari niyan, humuhugot po sila, no? Kumukuha sila sa mga naka-file diyan. So, malaki ang chance kaya 'wag po kayong basta-basta bibigay. Ika nga, para sa relasyon lang 'yan eh. 'Wag kang basta-basta bibigay, 'di ba? Kapit lang. Ayan, may hugot tayo diyan. Ayan. So, sa karagdagang impormasyon pa, ito ha, ito sa agency nito, sa Finance Asia Resources, na may POA license 033-LV-02-2020-2020R. So, binigay ko sa inyo yung license number na yan. Pero, meron pa, may isang paraan po para ma-check nyo sila. Pumunta po kayo sa website ng POAA sa gawing kanan, makikita nyo po doon yung kulay orange sa bilog. Mababasa nyo doon is check license of the agency, ano, itatype nyo doon, ano. Pag napuntahan nyo po itong isang agency, napuntahan nyo po yung website nila, i-highlight nyo po yan, copy paste nyo yan, and copy nyo, then paste nyo doon sa POAA na license, verified na doon, verify nyo, ano. At doon po lalabas kung sila po ba ay meron pang kung sila ay active pa hanggang kailan ang kanilang duration, hanggang kailan ang kanilang itatagal pa. At yun namang iba, naka-float na at hindi na nakapag-live. Ano, no? So mag-iingat po tayo palagi, pinapaalala ko sa inyo, ano, lagi po kayo mag-iingat. Okay, ano, no? So yun ang pinag-usapan natin, kung sila ay active, ano? Make sure po na talagang siguraduhin nyo. Napaka-importante po niyan kasi po yung ibang mga agency natin, ay hindi natin alam ang history. Meron po diyang nagkaroon na ng mga problema, nagkaroon na ng maraming mga complaint. So, but then, nandiyan pa sa listahan yung kanila. Minsan, alam nyo na, madali na sa social media ngayon maglagay-lagay ng mga trabaho. So, mag-iingat po tayo, ano? At tapos may mga contact number, makontakt kayo, tapos hindi na legit. Make sure double check. Pangalawang trabaho natin, guys, syempre, ito po yung para sa atin na mga batikang mga fiberglass laminator, ano, jobs in Canada pa rin to. Ganun din po ang gagawin natin, yung mga nasa ibang bansa natin, mag-registered po kayo. Kung kayo ay first time, mag-sign up. Kahit nasa ibang bansa po kayo, pwede kayo mag-apply. Nandiyan kasi marami na pong actually marami pong naka-line up na, marami na rin mga aalis na nasa ibang bansa na uuwi lang ng Pilipinas para maayos na lahat, mag-pidos kasi pwede na pong ayusin yung papel nyo through balikan na lang kayo ng impormasyon eh, habang inaayos yan hanggang sa matapos yung inyong kontrata dyan. Sakto yan. So, ayun, ano. At kung naman ikaw ay meron ng account, mag-login ka na lang to apply. Ito, ganun din po ito, ano, doon sa una nating binanggit. At kung hindi mo alam, guys, kung paano ang sistema, meron po tayong video niyan. Balikan niyo yung mga lumang video ni Daddy Lou Vlogs. Meron po tayo kung paano mag-register sa mga agency na to. Meron po tayong step-by-step niyan kung paano. Kaya balikan niyo yung mga video. Yun nga po ang inaano ko sa ating mga kababayan na nanonood. Pag may time po tayo, panoorin po natin yung mga luma na video ko. Andiyan po yung life story ko. Andiyan po yung mga kung saan ako nag-umpisa. At nasa ganun po, maintindihan nyo mabuti kung kasi po ang Canada, hindi mo naman po ganun kadali talagang pag-a-apply. Medyo mahirap-hirap po rin po ang pag-a-apply nyan. Pero sabi ko nga sa inyo po, tiyaga at saka tamang impormasyon. Okay. So para doon sa mga gustong mag-apply sa trabaho na ito, so visit nyo yung website nila.
At ilalagay namin ng sa description na box yung ano no, yung link. Ilalagay po namin yung link na description box. Or pwede nyo sila makontak sa numero na +8812-6703 at +8812-0704 or submit your application via email din. Ganun din, ano, para makontak kayo ng recruiter para mabigyan kayo ng instruction. Yung po yung binanggit natin doon sa una. Doon naman po sa mag-walk-in, ganun din po yung aking sinabi nung una na napaka-importante na makipag-ugnayan kayo sa agency bago po tayo gumawa ng hakbang na bago tayo pumunta sa agency, kasi po baka masasayang yung biyahe natin, pamasahin natin, pagod natin, effort natin, lahat masasayang kung pababalikin lang tayo. So mas mabuti po na kayo ay makipag-ugnayan po, kaya meron tayo ditong telephone number. Pwede nyo silang i-text, meron silang email, punta nyo sila sa website nila para nasa ganun sabihin nyo, mag-walk-in ako, ano bang kailangan kong gawin? Ano ba yung mga dapat kong dalhin? So meron na kayong advantage sa mga ganyan, ano? Tsaga lang po ang pagtawag, kasi pagka minsan maraming talagang ano, tumatawag, so minsan busy talaga, so kailangan lang po ng tsaga. Or visit their agency para sa mag-walk-in to submit your CVs for immediate screening, ano? Ang kanilang tanggapan po ay nasa unit 701, 703 at 704. So tatlo ang kanilang opisina ro sa lugar na yan, ano? Corporate Center 139 Valero Street, Salcedo Village, Makati City, Philippines. Ito po yung para sa fiber laminators, ano po? Yan. Yan po yan, ano? At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, punta kayo sa website po, ano? Ito pong binabanggit natin itong fiber laminator na ito ay ang agency nila, yung EDI Staff Builders International Incorporated. Isa rin po ito sa ating mga highly recommended na agency, at marami na rin po naka-line up dito ng paalis. At wait nyo yung mga susunod nating vlogs, kasi meron pong mga may gusto magbigay sa atin ng kahit pa paano nang i-share yung kanilang karanasan. Pag sila nandito na nag-quarantine na, kasi ayaw nilang mausog, ika nga, ano, baka walang maglaway. Ayan. Okay, puntahan po sa inyo sila sa, ayan natin ang nabanggit na address. Sa Valero Street, Salcedo Village, Makati, Philippines. Ayan. At itong pangatlo natin trabaho, guys, ito naman yung fish plant workers. Ito. Paano pag-a-apply na para dito sa fish plant worker? Ganun din po, ano. You may contact recruitment agency, JB International Manpower Services Corporation. Meron silang numero sa telepono nila na 093-9459-6131. Or +63, yung kasama na area code, 998-870-188. Or submit your application via email para sila ang kumontak sa iyo pagka nabigay niyo yung email. Pag nakapag-email kayo, sila kukontak sa inyo para sa karagdagang instruction, ano. At dun din sa walk-in applicants, can also visit the agency to submit their CVs for immediate screening. Ang kanilang opisina ay matatagpuan sa 9634 Camagong Street, Corner Gueho Street, San Antonio Village, Makati, Philippines. So, nasa Makati po lahat itong mga binabanggit natin, ano. At may karagdagang telepono number pa po sila. Marami silang telepono number dito nakalagay, eh. 0905-260-4922 or 0919-378-4838 at 0977-867-4090, 0928-2267-242, yun po yung mga numero, ano? Ang agency po, yan, binabanggit ko na, ano, JB International Manpower Services. Muli po, ano, papaalala ko sa inyo, ito po mga nabanggit natin ng mga telepono ay mabuti, mainam po na i-double check nyo mabuti, ano, kasi po ang proseso nito, papaalala ko sa inyo, kung kayo po ay ma-reach nyo itong mga telepono ito at kayo hiningan kayo kaagad ng mga pera dito, i-decline nyo na po, ano, kasi ito pong itong mga trabaho na ito, no placement fee naman po ito, eh. Wala po itong dapat kayong bayaran dito. At ngayon, kung sa telepono pa lang po ay parang minihinga na kayo ng pera, yan po yung mga sign ng mga scam. Kasi po ang mga scammers, through email and then through telephone, ganyan, diyan kayo mayayari, at sabihin, magbigay muna kayo, money transfer, mag-award kayo ng pera, ma-money transfer kayo, padala kayo sa ganitong padalahan, di ba? So mag-iingat po tayo, at sinabi ko yun sa unang bungad natin, kaya inuuna ko yung mga video natin, binungad natin, mag-iingat po, ugaliin po natin, mag-double check sa POAA, yan lamang po ang ating sandata.
sapagkat ako po ay nandito sa Canada, nagbibigay lamang po ako ng impormasyon sa inyo. Kaya do the, ano na po yun sa inyo, yung the rest. Kayo na po ang magbigay ng, kayo na po mag-effort dito sa the rest, ano? Kayo na po mag-check. Kasi dinouble check ko naman po itong mga ito, pero mas mainam na double check nyo pa rin. Para na sa ganun, kayo mismo ang nakakaalam. At kayo mismo ang makaramdam kung ang kausap nyo ba ay niloloko kayo or ito yung scammer. So magsadya, may mga address tayo, magsadya kayo sa lugar nila. Kung wala kayong ginagawa, sadyain nyo. Tingnan nyo yung lugar, di ba? At itapon nyo dun sa POA, dun sa verification license ng agencies kung sila ba active. Para makikita nyo po ang history dyan, lahat ng history ng immigration, agencies. So kung sila po ba ay hindi na binigyan ng permit, sila po ba ay nag-renew, hanggang kailan sila. May mga validity nila, ganyan-ganyan, ano? So, ganun din po yan dito sa amin dito sa Canada, yung mga immigration consultant, may mga history din po dito, ano? Madali mo rin silang matrack dito kung sila ba ay hindi na active o dati silang immigration consultant pero nagkaroon sila ng maraming reklamo at sila ay natanggalan ng lisensya at nandoon sila sa proceeding ng parang sa kaso, ano? So wala silang karapatan muna na gumawa ng mga ganitong bagay na mag-asikaso. Kaya malaki, mainam po na i-double check po natin, i-double check po. At ito po, isa pang patunay natin, ano, kaya nasabi ko sa inyo, kasi po, ako po ay may chinek na rito. Sa katunayan, ito pong immigration consultant na ito, talaga pong may ano siya, talaga pong siya may RCC number siya. Nandun po yung pangalan niya, kaya lamang po, talagang kung bubuksan mo, kakalkalin mo mabuti hanggang sa makarating ko dun sa dulo, nandun yung mga kaso nila, nandun naka-pending yung may mga reklamo sila, at nasa, nandun sila sa tinatawag na processing na sa kaso. So gumagamit pa rin sila minsan sa pamamagitan ng ganyan nga, kagaya ng mga telepono, Facebook. Mag-iingat po tayo, kabayan, iingat po, double check po natin sa POA. At kung tayo po, may mga katanungan kayo, huwag po kayo magkatubili na tayo ay abutin dito sa ating mag-comment kayo sa video or sa ating FB page, Daddy Lou Vlog FB page. Okay po, so ingat-ingat. Ingat-ingat at good luck. God bless po. Nakita-kits tayo ulit sa next vlog natin, ano? Daddy Lou signing out. Ayan po. Ingat. Bye-bye.